Alab ng katarungan, alab ng katotohanan, alab ng kalayaan. Maalab na pagbati, Pilipinas. Welcome sa pinakahuling episode ng Alab Analysis. Ako po si Inday Espina Barona. Habang patuloy sa araw-araw ang gilian, ang gitgitan, ang mga kontrobersya at mga anomalya sa gobyerno at lalo na sa House of Representatives, may isa pang sumulpot ang sinasabi natin na pagpasok sa Kongreso ng kontrobersyal na Duterte Youth Party List at ang kanyang representative na si Duciel Caldema, also known as the other half of the former National Youth Commissioner. So pag-uusapan natin ngayon yan, kung ito ba ay just a mere one more vote for the Duterte super majority in Congress, or does it have repercussions for the general electoral landscape? And for that matter, the way democracy is being protected or weakened in the electoral arena. Kasama natin ngayon ang dalawa sa mga key players doon sa legal challenge sa Duterte Youth, si Attorney Emil Marañon and of course Kabataan Party List Representative Sara Elago. Maalab na pagbati, Sara and Attorney Emil. Anong oras ka na natulog, Sara? Wala yatang tigil ang trabaho nyo ngayon. Yes, oo, mga 6 a.m. na kami nakauwi, no, dahil mag-aalas 5 na rin nang matapos floor deliberations, dahil talagang siksik na siksik ang naging debate, no, doon sa mga departamento. Hindi naman natin pwedeng pabayaan, no, na lumagpas na lang ng walang debate, kaya talagang pinagpuyatan natin. Okay. Unahin lang natin saglit, no, si Attorney Emil, tatanungin natin, yeah, dito sa kaso, no, ng Duterte Youth Party List, no. Hindi ko alam kung sino sa inyong gustong sumagot ng bakit pinagpipilitan itong Duterte Youth, other than the fact of course that, well, it serves the Lord and Master, no, ganun. Is that the only, I mean, you know, it's one vote if we come to that, you know. Is there something special about this organization that has people jumping through the hoops for it? Sa akin lang, what we have seen so far with this administration is that it, of all values, ang pinaka appreciated, of course, ng administration is loyalty. And Duterte Youth as an organization, particularly Caldema, has shown everyone how loyal he was with how loyal he is with the administration. So I'm pretty sure that the administration is hell bent to repay this loyalty shown by Caldema, and of course that's another additional vote in Congress. So at the end of the day, kasi what would like to stress that at the end of the day, it's not the loyalty that matters. It's not what people say that matters, but it's the law and the constitution that ultimately matters, that only matters in time. But Attorney, this administration doesn't exactly have a track record for fealty to the Constitution, yes, does it? Yes. Ano yung reaction mo sa Duterte Youth proclamation? How will this affect, or what precedent does this represent in the legislative process? Unang-una, hindi kinikilala ng Kabataan Party List ang Duterte Youth, no, bilang sinasabing party list, no, dahil questionable talaga yung pagbibigay sa kanila ng Certificate of Proclamation kahit hindi nila nakumpleto, no, yung mga requirements para sa registration mismo ng mga party list. Hindi porket kakampi, no, ng administrasyon ay exempted na sa mga rules ng COMELEC at exempted na dun sa pagsunod sa naaayon sa ating saligang batas. No, kaya hindi magandang ehemplo, no, sa mga kabataan ang makita na ang mismong dapat
na gumagawa ng batas ay lumalabag ng batas, no? At hindi yan patas at kinakailangan patuloy yung pagtutol natin dito at pagsuporta sa lahat ng inisiyatiba, no, para mapawalang bisa iyan. Okay, that's good. How, I don't know if you know the current representative and would she even be half as effective? Because she seems to be an unknown factor here. Okay. First and foremost, just a little background. Ang original nominee naman talaga kasi ng Duterte Youth was Lucielle Cardema. When they submitted their petition way back in 2018, it was actually Lucielle Cardema who was nominee number one. At that time, Ronald Cardema was still the chair of the NYC. Yes, that is why precisely yun yung reklamo namin when we opposed the entry of Ronald Cardema, because sabi namin, he's actually circumventing the law, because under the law, when you are an appointed official, by the time of the filing of the certificate of nomination and acceptance, you are deemed resigned. Dapat umalis siya ng NYC when they actually participated in the party list election. So he's supposed to be out of NYC as early as October 2018. Diba? So what he did was actually substitute last minute, that is May 12, 2019. So that bought him around 6 months, I think. Of using government resources. Exactly. He's actually using government resources. He's going around the country using government money, using government programs, under the guise of implementing NYC's programs and actually campaigning on. So after nyan, si Lucielle Cardema, yun yung background niya, she was actually the original nominee. And what she did actually to give in dun sa asawa niya, she said na, she admitted publicly na she's incapable of representing the party list in Congress. Sasabi niya, ay, mas kaya ata ni Ronald yan, kaya aalis na lang ako, mas kaya niyang labanan yung mga pula. Yun yung, I think, more or less yun yung sabi niya doon sa interview niya. So, ang punto namin, if she has been admitting na she's incapable of sitting in Congress, why is she back? Diba? Why is she sitting in Congress now? But ang point namin dito is not really Lucielle Cardema or kung kaya niyang maupo sa Kongreso. But yung punto namin is that the party list in the first place is not a registered party list organization. They should not have participated in the party list election, because under the law, only legitimate candidates can actually participate in the party list elections. Their vote should not have been canvassed and they should not have been allotted seats in Congress. So yun yung punto namin. This is not about Lucielle. This is the fact that the 30 Youth is not a party list organization. Okay. But speaking about marginalization and what party lists stand for or should stand for, Duterte Youth, that doesn't sound marginalized at all, even on face value. What do we know? Ano yung reason for being nila, for becoming a party list organization daw? What are they representing? When they filed their registration, they claimed that they represent the youth sector. So they represent the youth sector. That is precisely yung objection namin kay Ronald Cardema, because under the law, if it is a youth sector, then very specific yung Republic Act 7941 that its representatives must be between 25 and less than 30 years old. So Cardema was 34 years old during the 2019 elections. So precisely yun yung aming objection sa kanya. Now, ang lusot nila during the hearing was they represent both the youth and professional sector. So ang tanong namin sa kanya, anong profession na nire-represent mo if you're supposed to have not been a graduate of any course that would require a professional examination? So because he was actually, I think he was removed from the PMA. I'm not sure. I'm not certain. He has a very interesting background, I think. Yeah. So ultimately, in fairness naman to COMELEC, COMELEC decided in our favor, saying na number one, Duterte Youth is indeed a party list representing the youth sector. So therefore, Cardema cannot represent. Therefore, he's ineligible to represent the youth sector because he's overage. So nanalo kami doon sa COMELEC. Ngayon lang, ang problema namin, pumasok naman ito yung wife, which we all know actually na basically just a shadow of Cardema. Yun naman yung alam nating lahat.
you've been there and you know how that system works. And yes, exactly. Naniniwala ka pa ba talaga? I mean, like other people are asking, talaga, do you think it's even worth it? And why do you keep on slugging it out? One lesson I've learned there is that ang paglaban po sa rehimen at saka sa pasismo po, this doesn't involve a big fight, you know. Ang laban po sa pasismo comes in little battles po. In other words, in every wrong done, it should be contested po. And yun po yung pinanggagalingan namin that this is what is happening right now, na it so happened that election law is my expertise. So pumasok pa siya doon sa ring ko, and I feel that there is an obligation for us election lawyers to actually fight injustice and yung kamalian po, yung hindi pagsunod sa batas at saka sa konstitusyon. So we took it as our obligation. In fact po, just to give you a background, that ang original ko po na kasama sa kasong ito po ay si Chairman Sixto Brillantes mismo. So he actually came out of retirement because after his Comelec stint, he actually retired silently po. He did not practice na. And what he did is he came out of retirement just for us to collaborate once again in order to pursue this case. Because ang sabi niya nga po, hindi ito biro. This is ito yung ultimate na kababuyan ng batas natin na he has to come out of retirement just to fight this out. Because kung ang amin lang, kung hindi nyo susundin yung batas, sino pa yung maniniwala sa batas, di ba? No one will believe in the system. Comelec will lose its integrity if hindi namin makokorekto. Well said, attorney. And I hope what you just said will give a little more hope to the many out there whose spirits have been flagging all these 4 years. Hindi pwedeng mawalan ng pag-asa. At the same time, hindi tayong pwede magreklamo kung wala naman tayong ginagawa. No? So, padayon lang, as we say in Ilonggo, attorney. Maraming salamat po. Duterte Youth Representative has been proclaimed part of Congress. Nasaan ang development natin na makikita in the next few days? And Representative Alago, nakaharap din sa budget hearing ang Comelec, di ba? Meron bang a way to ask them to account for this very strange decision? Opo. So, yung assurance lang siguro namin at this point is natalo man tayo sa Comelec despite the fact na ang tibay po ng kaso natin doon at saka ang tibay ng ating posisyon doon. But nonetheless po, hindi pa tapos yung laban. Under the Constitution and under our law, we still have the right to go up to the Supreme Court to assail the decision of the Comelec, which for us po is really without basis, both legal and logical. So yung amin po is we will make sure that we will finish this until the Supreme Court. And hopefully po, pagdating sa Korte Suprema, is sana po yung konstitusyon at patas na po yung malaig. Yung amin kasi po, very simple. Simple lang po. During the trial doon sa Comelec, sa question ng whether registers sila o hindi, inamin mismo po ng Duterte Youth na hindi sila nag-publish. They have not gone through public hearing. And record po na mismo ng Comelec yung nagsasabi na hindi rin sila nag-publish at hindi rin sila nag-undergo ng public hearing. So sa amin po, factually and legally speaking, there's no way that we will lose this case. And we will make sure po na hanggat kaya namin po, ipaglalaban po namin yung batas at saka yung konstitusyon. Thank you, Attorney. Rep. Alago? Sa bahagi ng
ng Congress, no, pwede siguro na makapagpanukala din kami ng resolusyon para ma-review, no, yung naging desisyon ng COMELEC, no. Pero ito kasi ay sangkot na ang isa ding house member, no. Kaya pag-aaralan din ng mga kabataan kung paano natin babantayan, no, kung paano ba dinidinig ng COMELEC ang mga kaso na may kinalaman sa eleksyon. Isa 'yan. Pangalawa, ang pagsuporta natin, no, sa mga hakbang na ginagawa nila Attorney Emil at lahat po ng pinapaglaban kung ano ba yung patas at sang-ayon sa batas dito sa ating bayan. Sa bahagi natin sa loob ng Kongreso, no, hindi natin papayagan na meron na namang dagdag, no, na nag-claim na sila ay partyless, no, sa kabila na yung record talaga nila nagiging mouthpiece lang ng Duterte administration at tuloy-tuloy talaga yung mga paninira at mga atake sa mga kapwa nila kabataan. Walang isang sinsero na kabataan na lingkod bayan ang magpapahamak sa kapwa niya kabataan. You're saying that is the Duterte youth even representative of the youth? Ayun ang nakalagay, no, sa kanilang pangalan, no, pero kung titignan mo yung mga plataporma at hinahabol natin, no, ang kanilang naging representante na nanumpa ng nakatungkulan sa loob ng house na tumindig, no, laban sa mga paglabag sa karapatang pantao, atake sa media at lahat ng mga mahalaga, no, na mga interes, no, ng kabataan ngayon. Nakita natin din sa kasaysaya ng grupo na tila ginawa ito para lang talaga maghati, no, dun sa sektor ng kabataan. Ang lakas kasi ng mga kabataan Pilipino dun sa mismong pagsasama-sama niya para magresponde o tumugon dun sa mga isyu kinakaharap. Hindi lang ng sektor niya, kundi ng iba't ibang mga sektor dito sa ating bayan. Okay. Sara, ang dami drama nitong speakership battle. Before we go to the ins and outs, ano ba nangyari, bakit nagkaganon, ano ang repercussions nito for the House of Representatives? Will this change in speaker actually affect anything, or is it just going to be affecting what we call the division of spoils? In terms of legislative priorities, na pareho lang yan na pinagmumulan. Galing sa Duterte administration, ang Pangulo ang nag-broker ng term sharing deal. No? Kaya kung sa mga priorities pagdating sa mga bills na ipapasa sa loob ng Kongreso, yung mga dagdag pa na taxes in the pipeline, tuloy-tuloy yan. Ngunit ang pinakanasagasaan talaga dito ay ang national budget. Maraming araw ang nawala para dun sa kinakailangan na public scrutiny ng 2021. Okay, budget. Exactly how many days are we talking about na nawala? More than a week. Ilang araw na sana nalaan para dun sa demokratikong partisipasyon ng mamamayan, no, na magtanong, magpusisi, magsulong ng mga amyenda. Ngayon, nasiksik yan sa 4 na araw. No? Nasa 18 na mga agencies at mga departments na hindi pa sumalang ang nakasiksik ngayon sa special session. Kaya, isa talaga yan sa pinakanasagasaan. Pagdating naman dun sa budget, no, nakita natin na marami pa rin mga pork at mga lump sums na dapat sana direkta nang napupunta sa serbisyo, sa ayuda, sa kalusugan, sa paglikha ng trabaho. Kaya nababahala tayo na may epekto itong naging pagbabago din ng House leadership dun sa hatian support. At hindi natin maitatanggi na isa yan, no, sa malaking dahilan kung bakit talagang pinag-aagawan itong speakership. Ang pinaka-nakakabahala dito, nakita natin yung seeming na shift dun sa tides ng kung sino ba yung kinikilingan nung magsalita muli ang Pangulo na dapat may special session.
ang sinasabi nun, no, parang hindi ka tanggap-tanggap yung naging abrupt na termination ng deliberations. No? Kaya parang naging signal na rin siya, no, na tuloy pa rin yung term sharing agreement. Sa lahat ng ito, bilang aparte ng independent na minority, nakita natin na na-compromise talaga yung independence dapat, no, ng Kongreso sa pagpili ng kung sino ba ang House Speaker. Ang pumipili niyan House members at hindi Malacanang. Okay, very briefly, because we don't want to go in na palaliman ng budget, but very briefly, when we talk of pork under this Congress, this current session of Congress, for the past siguro na year and for the next year's budget, can you give us a graphic picture of ano tong pork na tong tinatawag natin dito? Halimbawa, yung pondo ng NTF-LCAC, isa itong task force na walang isang definite na office. No? 19 billion yung pork na nasa loob niyan na magbibigay ng 20 million, no, sa more than 100 na barangay, no, sa buong bansa. Imbis na mapunta, halimbawa sa DSWD, no, yung aid, nakapasok siya sa isang lump sum na to na pwedeng gamitin daw panggawa ng tulay o pag-build ng health center, no, na atila isang general's fork, no, kasi ang magtatakda kung ano yung barangay na ibibigay ay o nabibigyan ay ang AFP o ang PNP. So sa ganung pamamaraan, no, isa talaga yung malaking pondo, no, na imbis na diretso sa serbisyo nagagamit, no, para sa political patronage o nagagamit para hawakan talaga sa leeg yung mga barangay, lalong-lalo na malapit na, no, ang susunod na eleksyon. Isa to dun sa mga chunk ng budget na sobrang laki. So this isn't just congressman enjoying discretionary funds. This is an executive agency acting like it were a legislator na pwedeng magdikta kung saan pupunta ang pera. Ganun ba yan? Oo, sa pamamagitan ng a power of the purse, no, dapat ang mga kongresista nagsasalita tungkol sa kung ano ba yung kalalagakan o paglalagyan ng pondo. Pero sa kaso na to, merong isang lump sum, no? Wala pa rin yung specific na detalye ngayon. Wala pa rin listahan ng mga barangay. Walang listahan ng mga projects, no? Kaya malinaw na pork yan. Well said, Representative Alago. We know you're so busy. Should we say good luck lalo dahil andyan na yung IRR and for some reason the military has always had you in its sights? Do you have a message for the youth who look up to you here? Maraming salamat, Inday. Maraming salamat sa Alab Analysis. Isang malaking karangalan, no, na lahat ng mata ng security sector ay nasa mga kabataan. Kabataan na aktibo rin na nagsasalita at sa kabila ng panggigipit ay tuloy-tuloy pa rin na nagdedepensa sa katotohanan. Kailangan natin na magpatuloy, kailangan natin na hindi magpatinag, no, dahil nandyan ang pag-asa natin, no, na sa tuloy-tuloy po natin na pagsasalita, pag-organize, pag-reach out sa mas marami pang mga sectors, marami pang mga kababayan natin, ay mananaig, no, ang katotohanan at hustisya dito sa ating bayan. Maraming salamat, Representative Inag. Maraming salamat, Attorney Emil, Rep. Sara. Maraming salamat sa oras ninyo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Inday. Maraming salamat din po. Okay, good luck, mamaya. Ayan, thank you po. Thank you. Suma total. Pandemya. Crisis. Sa panahon ngayon, nangangailangan ng laser-sharp focus ang mga opisyal ng gobyerno at lalo na ang legislators sa kanilang mga kagyat na gawain. And yet, we have seen these past few weeks na ginagamit ang crisis mismo para tuntungan at matulak ang sariling interes
na mga powerful forces in the government. Dapat hindi kumurap ang publiko o mawala ng atensyon sa mga maraming napakahalagang punto. Ito yung rules, statutes, procedures. Parang minsan ang boring. Pero hindi. Sabi nga eh, pag may nangyari ngayon, ang epekto niyan, 10 years down the road, mararamdaman ng mga anak, mga apo natin. The manic pursuit of power are symptoms of another raging crisis in this country. One that has intensified over the past 4 years, and that is the crisis of tyranny, represented by Rodrigo Duterte. Para sa Alam Analysis, ito po si Inday Espina Barona. Kita-kita tayo sa susunod na episode. Maraming salamat po.